Good evening mga mana, welcome back to my channel. And then, kumusta ang lahat? Kumusta yung araw nyo? Kumusta tayong lahat? Kung okay lang, thank you. Kung hindi okay, I'm always saying na okay lang din yan. Malalagpasan rin natin to. So, for this video, for another video, syempre mag-makeup tayo kasi makeup naman talaga yung content ko. Ang gagamitin kong makeup is ito si Detail. Ito si Detail Makeover. Siya ay isang 4-in-1 na contour, bronzer, highlight, and blush. Contour, blush, palette. Ito yung gagamitin natin. Then, ito kasi na-miss ko talaga to. Matagal-tagal ko nang hindi siya nagagamit. Pero, gamit ko na talaga siya. Ito si The Blush Nudes ng Maybelline. Ayan. Ayan siya. Matagal-tagal ko na siyang hindi nagagamit. Kaya, gusto ko siyang gamitin ngayon sa video na to. Then, don't forget subscribe and like and share. Kasi hindi pwedeng hindi ako mag-miss before anything else. Char. Before talaga mag-makeup, mag-miss talaga po ako kasi nangangati ako pag hindi. So, patapos mag-miss, gagamit ako ng Pore Eraser by Maybelline Baby Skin. Char. Pwedeng ako mag-char. Gagamit ako dyan kasi masyado akong ma-pores. Hindi lang halata sa camera pero ma-pores po ako dyan sa party na yan. Dyan sa una ko nilagyan. Tsaka dito sa kabila. Ayan. Dyan ko pinaprioritize ko talaga maglagay dyan. Pati dyan sa pinakanoo ko. Kasi dyan talaga yung malalaki yung pores ko. Tapos syempre yung iba, sayang naman kasi yung product. Doon ko nilalagay. Brush na tayo ng aking kilay kasi kilay is life. Gumamit ako dyan kay Kate pencil kasi yung kay Kate liquid is naubos na kaya pencil yung ginamit ko dyan. Kaya dinadahan-dahan ko lang din siya kasi masyado po siyang pigmented. Sobrang pigmented talaga niyan. Kaya dahan-dahan. Tapos sa pinaka ano, sa pinaka dulo kailangan ano, parang pinadaan na hindi dinikit. Parang ganun ba? Tapos, syempre, magbabrush kayo. I-spread mo yung product na nilagay mo sa kilay. Like Turk and Turkish para maging natural ang look. And then, syempre, hindi pwedeng hindi ako mag-concealer kasi pandinis ng kilay ko yan para magmukha naman, makatotohanan ang aking fake na kilay. Syempre, ang ginamit ko is True Match Concealer from L'Oreal. Blend ng maayos para hindi tsaka letter pag nag-foundation. Tsaka dinagdagan ko lang ng ganyan kasi medyo light pa siya. So, patapos nyan, gumamit ako ng soft styling brow. Pero kung wala naman akong soft styling brow, okay lang yan. Gumamit na lang kayo ng brush. Yan. Pinaka-paborito ko talaga sa part na yan, yung maglagay ako ng brow styling. Yung ganyan, kasi ewan ko, parang ano, gandang-ganda ko sa sarili ko pa. Diba? Nagaganda. Tsaka rolled. Rolled tayo sa pinaka-una para magmukhang natural yung acting kilay. Siyempre, gagamit ako dyan ng concealer shade 20 Sun by Maybelline Fit Me. Kasi masyadong nagpupuyat yung mana nyo every day. Hindi ko, aminin ko na lang everyday pala nagpupuyat talaga siya. Kasi hindi po siya makatulog ng maaga. That's why. Tsaka powder tayo. Gamit tayo ng Maybelline powder. Para maging set natin para ready to go na tayo sa ating color. Sa ating nude blush shadow from Maybelline. Yan. Neutral lang kasi lahat ng kulay na dyan eh. Kaya, mamaya, medyo hindi talaga siya masyadong kita. Pero sa personal, sobrang kitang-kita niya. Yan ang ginamit ko, parang gray. Una ko nilagyan yung pinaka-gitna kong ID. Tapos, ano ko, in-spread ko na lang siya. Hindi na ako kumuha ng product pa. In-spread ko na lang siya. Yun na yun. So, patapos yan, gumawa ko na parang, ano, light na brown. Yan, dyan ko nilagay sa pinaka dulo ng eyelid ko, tsaka kinalat na kinalat ko lang. Once lang ako nagkuha ng product, hindi ko na inulit. Kukuha lang ako ng product pag
ano, masyado, feeling ko, ano siya, masyadong kailangan niya yun. Ayan. So, gumamit ako dyan ng, yung light na brown, parang shimmering. So, nilagay ko dyan. Kasi, di ba, dark, para maging light, 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 light. Tsaka, ang technique lang talaga para maging maayos yung eyeshadow mo. Or your, kahit anong kulay pa ang nilagay mo sa mata, mag-aaksaya ka talaga ng panahon sa blend, sa pagbe-blend. Tsaka yan, dyan yung parang ano, parang shimmer siya. Dyan ko nilagay para meron namang buhay yung aking mata. Kasi, medyo ano siya eh, malungkot ba ang aking mata? Feeling ko kasi malungkot siya, chas. Kaya alangan ko ng mga ganyan, shimmer, shimmer, kuno-kuno. Tapos syempre, ginamit kong pinaka ganyan ko, outline ko for my liquid eye. Ang ano muna, yung eyeshadow ng Maybelline, yung black, dun sa pinakagilid yan. Before ako nag-liquid eyeliner kasi para meron akong guide. Kasi yung gagamitin ko ngayong liquid eyeliner is Curline Graph Ink. Hindi po talaga ako hiyang sa kanya. Kumbaga, hindi ko siya compatible gamitin, kaya kailangan ko muna ng guide para maano ko siya, masundan, para hindi ako masyadong magkamali. Kasi pag nagkamali ka, naku po, uulit at uulit ka sa pinakadulo. Siyempre, papangit na yan, kaya kailangan mo ulitin yan. Kaya ako, nag-outline muna ako ng eyeshadow. Ayan, dyan, actually dyan yung pinakamahirap na part, yung pinaka sa inner eye mo. Magdugtong ka, mag-extension ka. Pero sa akin, okay lang. Okay na sa akin, na-adjust ko na siya. Pero pagbaguhan ka, Diyos ko po. Sobrang, ano, na, mahirap siya. Panggugulan mo talaga. Tapos, syempre, nilagyan ko pa siya ng another black eyeshadow. Para maganda yung volume niya. Hindi naman tsaka. Ganun. Para, hindi siya pangitingnan. Mahilig ako niyan maglagay. Kaso hindi ko nababanggit sa mga video ko na nilagyan ko pala. Kasi medyo nakakalimutan ko talaga siya. Pero nilalagyan ko talaga yun ng black. Tapos yung shimmer, yung yan, yung parang pink, yan yung nilagay ko sa pinakagitna. Tapos kung anong product, anong mga kulay ang nilagay po natin sa taas, yun ang ilalagay natin sa baba. Para naman, hindi naman tayo, ano, naligaw ng landas. Ang pagkakaiba lang dito, kasi dito sa pinakababa, gumamit ako dyan ng ano, gumamit ako dyan ng crayon line black ng Maybelline para bumuka ang aking mata. Kasi, yung mata ko kasi pag masyadong madami akong nilalagay sa taas, alam mo yung ang liit-liit ng mata mo, parang pangat na tingnan. Eh, gusto ko dyan bumuka yung mata ko, kaya gumamit ako ng Crayon Line Black by Maybelline. Ayan, no. Pak. Kung may pakita-kita pa si Mana, no. Kala mo talagang expert-expert na siya. Hindi naman pala. Tapos, i-blend ko. Pagkalagay ko ng crayon line, blend ko muna siya. Para yung harsh, hindi masyadong halata yung harsh line dun sa pinaglagyan ko dun sa inner. Tapos, syempre, naglagay ako na parang pink na shimmer galing doon sa nude blush na eyeshadow ng Maybelline. Naglagay ako dyan. Tapos, pagkatapos nyan, naglagay pa ako dyan sa pinaka-in para bumuka lalo yung aking mata. Kung may narinig kayong bata, pasensya na. Naglalaro po siya. At gumamit po ako talaga ng Dito Makeover Foundation Shade Sandy Beige. Na-realize ko pala mga mana. Better pala gumamit muna ng brush pag nag-foundation ka before mag-blendable ano ka, foam. Kasi pag nag-brush ka, brush mo. Tapos di ba na ano siya, nagsiset na siya habang binabrush mo. Tapos, patapos nyan, kung may blendable ka o may foam or whatever pa na gagamitin mo,
doon nakukuha yung mga sobrang foundation na nailalagay mo sa face. Kaya maganda talaga na una mo na brush before ka mag-blendable foam. Kasi sa blendable foam, sa pangalawa mong pag-brush or pag-ayos, yung nakukuha ng foam na yun, yung mga tirang foundation na nagamit mo. Kaya, yun yung na-realize ko na mas better pala gumamit una muna ng brush before yung blendable foam na yun. Yan. Actually, wala naman akong blendable foam kasi nasira na. Pero meron akong foam na pa, galing sa mga foundation ko. Yan, nag-lip balm na ako para ma-moisture na aking lips. Gumamit ako dyan ng concealer. Yan, kung saan gusto kong mag-highlight letter. Dyan, Fit Me Shade 20 Cent Concealer. Tapos, syempre, mga mana, ang ating oras, kailangan natin i-google sa pagkaka-blend. Kasi, kailangan maayos yung pag-blend kasi nga, nag-foundation ka na. Tapos, pag hindi maayos yung pagkaka-blend mo, nagka-wrinkle siya. Kaya, kailangan maayos yung pagkaka-blend mo. Pak, ganyan. Syempre, dahan-dahan na hindi maalis yung nilagay niyong kulay doon sa ano, sa eyes niyo. Tapos, syempre, nag-loose powder na ako para maset ko na siya lahat. Gamit ko is HM Loose Powder. Yan. Pak. May pagganyan pa siya, diba? So, nag-contour na ako. Pinaka gusto ko na part sa makeup is contour. Pak, tingnan nyo mamaya ang face ko. Yung mag-i-slim na yan. Yung kagandahan ng contour. Ewan ko sa akin, pinaka-paborito ko talagang part. Yung contour na yun. Pak, tingnan mo. Oh my god. Na-excite na ako. Tingnan mo. Tang. Tapos, syempre, sa forehead, hindi pwedeng hindi kasama yung forehead. Pangit naman tingnan. Syempre, yung aking nose, especially yung nose ko, tingnan nyo naman mga mana. Hindi ko na-explain sa inyo kung bakit. Kitang-kita nyo naman ang aking malaking problema. Ang aking nose. Ayan, kukontour tayo dyan. Para naman mamaya, mabuhayan siya. Ginamit ko dyan kay Sparkle. Alam niyo ang ganda ng Sparkle contour na yan. Made of Korea yan, na contour stick. Super ganda niya. Blend mo lang talaga siya ng maayos. Sa blend ka talaga, mag-aano ng oras. Mag-google at be patient. Kasi pag wala kang patience, mag-blend, nagiging pangit yung makeup kahit maganda na siya. Tingnan nyo, ang slim na, di ba? Mas mahilig kasi ako pag nag-cream contour ako, mahilig ako mag-contour ng powder. Yan. Kukontour tayo. Dahan-dahan lang kasi pigmented tong si Detail Makeover Matte. Siya din matte. Ayan. Ayan. Isi-circle nyo lang pag-blend. Tapos, pa. Tingnan nyo mamaya. Ang slim na talaga ng face ko dyan. That is the power of makeup. Diba? Pak na pak. Tingnan naman. Siyempre, ang akin nose. Hindi pwedeng mawala yan sa karera, be. Ayan. Tingnan nyo. Pak. Kaya gustong-gusto ko yung contour. Kasi doon lang tumatangos yung ilong ko, actually. Kung meron lang talaga akong chance, gusto ko talaga magparetoke talaga ng ilong. Inaamin ko talaga yan sa inyo. Yan yung insecurity ko talaga sa face ko. Yung ilong ko. Actually, sa lahat ng katawan ko, ilong ko lang ang insecurity ko talaga yan. Tsaka magbo-bronzer na tayo, char. Kung saan tayo nag-contour, doon tayo magbo-bronzer. Kasi ang bronzer is pinaka-powder ng contour. Para magmukha siyang, yung parang balat mo. Hindi naman yung makikita yung mga harsh line. Yan. Pinaka-powder kasi yan ng contour. For my own, opinion. Yan. Pati dyan sa pinaka, syempre yung nose ko kasi nag-contour ako dyan. Kung saan ka nga part na nag-contour, doon ka magbo-bronzer. Pero okay lang naman kung gagamit ka talaga ng bronzer sa buong mukha mo. Okay lang yan.
Siyempre, nag-blush ako dyan. Pigmented talaga yung blush nila. Pero hindi pwedeng isa. Kailangan dalawa yun na lang. Kasi pag isa hindi masyadong kita. Dalawa yung product na kinuha ko dyan para makita talaga. Actually, sa personal, putok na yan. Pero sa camera, hindi talaga siya masyadong kita. Pero, siyempre, kailangan makita. Kaya ka nga nagbo-vlog for makeup ko para makita. Ayan, diba? O, ta. May pagganyan-ganyan pa si mana niya. Siyempre, nag-highlight tayo. First time ko gumamit ang highlight nila dito, kaya nasyukot ako. Ang ganda niya talaga, yung highlight niya. Ayan, yung isang ganong ko lang, kitang-kita na, tingnan niya. Nasyukot talaga ako dyan sa highlight ng, ano, Little Makeover. Sobrang ganda niya. Pinaka, ano ko, gusto ko yung highlight dyan. Pero actually lahat, bronzer, contour, blush, maganda siya. Maganda tong Little Makeover. Siyempre dyan, hindi pwede mawawala. So, gumamit ako ng dyan ng lip liner from Ever Benena Matte. Shade is Toast New York. Para siyang ano, para siyang nude. Nude siya. Pero pag nakikita niyo siya, yung hindi niyo pa pinapahid sa lips niyo, akala niyo yung hindi siya nude, pero pag pinahid niyo, nude talaga siya. Yun talaga yung kulay niya. Yan. Bak, diba? Kumapala ang labi ng iyong mana. Ayan. Tapos gumamit ako dyan. Aking pinaka-lipstick dyan is Shawl. Shawl. Ayan. Soft Velvet Warm Brick Red. Yung aking ginamit, tsaka yung first time ko gamitin yung velvet na yan, matte by Shawl. First time ko talaga yung gumamit. Ginamit ko siya for ayan sa pinakagilid. Ayan, tsaka feeling ko kasi mas bibigay siya ng volume pag ganyan. Ayan, nag-lipsticks na si Mayor. Lagay ko talaga dyan sa pinakagilid para magbigay siya ng volume sa aking lips. Tapos, gumamit ako dyan na Pro Mascara by Ever Benena. Tama ba? Hindi pa sure. Pro Eye Color Mascara Eyeliner. Kasi yung pinakadulo niyan eyeliner. Tapos, pinakadulo niyan mascara. Kaya mascara and ano siya, liquid. Ayan, dahan-dahan lang kasi pigmented rin siya. Siyempre, ang highlight, sobrang, ang ganda talaga ng highlight ng Little Makeover. Little Makeover lang ang ginamit ko lahat. And then, ano, and nude blush lang, yun lang. Tsaka, nag-shower ako gamit. Nag-mist. Yan na. And then, 1, 2, and 3, pack. Hi mga mana, ito na nga, finished product na tayo sa ating makeup for today. Ayan, teng. Ayan. At sana nagustuhan nyo yung makeup look natin for today. And don't forget to subscribe. And then, notify kayo sa sunod kong video. And then, mag-comment kayo, mag-suggest kayo sa ating next vlog. And don't forget to like and share. Thank you!